Hello guys, welcome to my channel. Kung hindi ka pa nagsusubscribe, please don't forget to subscribe. For today's video, isishare ko sa inyo kung paano ko ginawa yung renovation ng aming toilet and bathroom. Bakit nga ba ni-renovate namin yung CR namin, guys? Simula nung lumipat kami, yung CR namin, guys, yung toilet and bathroom, gawa na siya. So, naka-tiles na siya. May water closet na. Wow. Social. Seriously, what the fuck are you doing? Water closet, guys. Yung pinasosyal ng inodoro. Yung toilet and bathroom, parang free na siya. Ginawa na ng contractor. Kaya lang, nung nakita namin, nadismaya kami. Kasi nga, hindi maayos yung pagkakagawa. So, unang-una, yung pagta-tiles, hindi pulido. Yung mga corners, yung mga gaps, ang lalaki, tapos pinuno lang ng grout. Hindi pa maganda yung pagkakagrout, so kalat-kalat. So, nung lumipat kami, kami pa naglinis, tinanggal namin yung mga grout kasi hindi man lang nilinis nung nagkabit. Dahil hindi maganda yung pagkakatiles, yung grout, kalat-kalat. So, kahit linisin namin, mukha pa rin siyang madumi. Bakit nga ba ako nagdi-DIY, guys? So, dun sa mga bago lang sa channel ko, wala nang lumipat kami, guys. Ako lang yung gumawa. Ginawa ko yung dalawang bedroom namin sa taas, tapos ginawa ko yung ceiling namin sa baba. Pakita ko muna sa inyo yung before and after. So, ito yung before. So, kung titignan nyo, ceramic tiles yung ginamit, tapos yun, hindi maganda yung pagkakagawa. Tapos yung kesame, ganyan lang, so wala pa siyang kesame. Yan. Yung mga itim-itim na guys, na yan guys, ayan yung ano, waterproofing. Pakita ko naman yung after. So yan, bago na yung lavatory. Tapos yung pinaka toilet hindi na namin pinalitan. So yung tiles, yan, bago na. Tapos pati kesame, nilagyan ko na ng kesame. So yan, white lang yung pintura. Tapos yung ilaw, pinalitan ko na ng pinlight. Bago ko ginawa yung kesame, guys, we waterproofing ko muna yung pinakabubong niya kasi buho siya. So, tumutulo siya pag malakas yung ulan. So, ito yung ginamit ko pang waterproofing. Ayan. So, yun yung pinakabubong. So, yung ginamit kong pang waterproofing para siyang pintura lang. So, water-based siya. Pero pag tumigas, ang ganda. So, yan, yung loob din, yung pinakaloob, yung pinakakisame, nilagyan ko rin ng pang-waterproofing. Yung mga block na yan, para to make sure na hindi siya tutulo. Sa pagkabit naman ng wall angle, so ginamitan ko muna siya ng concrete nails bago ko siya ginamitan ng drill, yung impact drill, para mas mabilis. So ayan na, naikabit ko na yung carrying channel sa wall angle. So ayan yung next na ikakabit ko na naman yung metal faring, yung kakapitan ng hardy flex. So ayan, tapos na yung framing ng kesame natin. So bago ko ikabit yung hardy flex, gagawin ko muna yung wiring. So bumili ako ng may iksi lang na wire, tapos itong flexible wire, flexible hose. Tapos tinanggal ko na yung ilaw or yung pinaka-receptacle ng ilaw, yung lumang ilaw. Kasi papalitan ko nga ito ng pinlight. Tapos kinabit ko lang yung pinaka-wire ng kakabit kong pin light.
problem. Pag nagkakabit kayo ng kesame guys, ganyan, dapat may taga-tukod kayo, ayan. Ayan, yun yung assistant ko. Galing, di ba? Ito naman yung pin light na nabili ko. So, nabili ko siya from Whole Home. So, ayan siya. Ayan. So, yun yung kakabit ko. Tapos, itong pinaka-box niya, gagamitin ko siya. So, ito yung gagamitin kong guide. So, kakat ko lang siya. Guguhitan ko ng bilog. Tapos, ayan na siya. So, ito yung gagamitin ko para guide. Para butasan yung kesame. Ayan. So, itong ko ikakabit yung pin light. Tapos, bubutasin ko lang siya gamit yung drill. So, gagawa lang ako ng ilang butas. Tapos, gamit yung pliers. Unti-unti ko na siyang bubutasin. So, ayan. So, huwag kayong mag-alala guys kung ganyan yung itsura ng butas rough kasi matatakpan naman yan ng pin light. Yan, tapos kinabit ko na yung... Napansin nyo, may mga space pa. So, mga gilid may mga awang. So, matatanggal naman niya kasi gagamitan ko siya nitong fiberglass tape or mesh tape bago ko siya imasilya. Sa pagkakabit ng fiberglass tape, so una, lagyan niyo muna siya ng masilya, tapos pag dumikit na, patuyin niyo muna, tapos lagyan niyo ulit ng masilya. So bali, ginawa ko dito, tatlong coat. So yung unang coat ng masilya, pinatuyo ko muna, tapos pagkatuyo, nilagyan ko ulit ng masilya hanggang sa matakpan na yung butas or yung gap sa gilid. So ayan. Ayan, so kung napansin nyo, wala nang gap sa gilid. So natakpan na siya. Gamit yung sobrang metal faring, so yon, ginawa ko siya ng pinaka shelves. Abali, dalawa lang yan, tatanggalin ko yung baba kasi lalagyan ng salamin or mirror. Pininturahan ko lang muna yung kesame din bago gawin yung tiles sa baba para hindi makalat. Kasi pag nag-tiles muna ako tapos magpintura, so tendency baka magkalat yung pintura. Yung ginamit kong pangbakbak ng tiles, bali concrete nails lang, tapos inipit ko lang gamit ng pliers tapos martilyo. So medyo mahirap siya.
Kaya kung mayroon kayong pang tik-tik ng simento sa inyong gamitin nyo or maso. So, hindi mo rin kasi kailang lakasan kasi nagtatalsikan yung tiles. So, may tendency na masugatan ka. So, dahan-dahan lang talaga. So, yan. Ay, buong araw or isang araw at kalahati ko rin siyang ginawa. Dalawang klase ng tile adhesive yung gamit ko. Yung isa heavy duty, yun yung pang wall. Tapos itong regular, ito yung pang flooring. Ito naman yung design ng tiles na napili namin. So yan, yung pang wall. Tapos ito naman yung sa flooring niya. So ito yung napili kong pang flooring kasi hindi siya madulas. Di tulad nung yung sa wall na napili namin. Or pang... Ayan, tapos na yung side na to. So, bali apat na 60 by 60 tiles yung nagamit ko dito. Medyo challenging lang yung pagbubutas ng yung sa para sa faucet. Kasi yung una, medyo mahirap magsukat. Liban sa matigas yung porcelain tiles. So yun, yung isang problema na na-encounter ko dahil medyo makapal yung tile adhesive, so yung wall medyo makapal, yung tangke ng flush hindi na siya magkasya. So kailangan kong bawasan yung tiles gamit yung grinder para maikabit ko yung ano, para maikabit ko yung tangke ng flush. So, yun na siya. Binawasan ko siya. Tapos, yun. Buti na sumakto naman. So, yan. Naikabit ko rin siya. Tinanggal ko rin uli yung tangke ng flush para hindi siya magkadumi.
bumili kami ng bagong lavatory sa Shopee. So yan siya. Kompleto na siya. Meron na siyang P-trap, tapos meron na rin siyang tox saka screw para may kabit sa wall. Wall hang kasi siya. Yan. Tapos yan yung butas. Diyan ikakabit yung pinaka screw niya. Bumili na rin ako nitong drill bit na pang porcelain tiles kasi nga hindi matigas yung porcelain tiles, so kailangan ng ganitong klaseng drill bit. Yan, sinukatan ko muna yung wall na pagkakabitan ng lavatory. So, sobrang tigas ng porcelain tiles, guys. So, yan. Matagal ko siya bago nabutasan gamit yung drill bit na nabili ko sa Lazada. So, dapat dito talaga yung drill bit na gagamitin, yung may diamond coat. Tapos, hindi pa basta-basta kasi kailangan mong lagyan ng tubig. Kasi pag uminit siya, baka mabali yung drill bit yung dulo. So, ayan na siya. Dalawa na yung butas. Tapos yung kabilang butas, guys, pansin nyo, ganyan siya. Kasi ginamitan ko na ng grinder kasi ang tagal kung yung drill bit lang. Tapos yan, kinabit ko na yung pinaka screw niya. Yung kasama sa binili kong lavatory. Yan. So, pagkakabit ng tox, ikakabit nyo lang siya ng ganyan. Ayan, nakalock na yung pinaka-screw ng lavatory. So, secure siya kasi may bolt. So, yung faucet na to, bago rin siya, guys. So, binili na rin namin siya from Shopee. 250 yata. So, mumurahin lang. Tapos yan, may salamin na rin. Tapos yung shelves na ginawa ko para sa mga toiletries. Yung water closet or yung inodoro naman, hindi na namin pinalitan kasi mukhang bago pa naman siya. Ito yung pinalit naming toilet seat cover, so soft close na siya. Tapos yan yung lagayan ng mga shampoo, sabon. So nabili rin namin sa Shopee yan. Kaya naikabit ko rin yung sabitan ng tuwalya, so nabili rin namin sa Shopee. Hindi talaga madali mag-DIY, guys, lalo na pagta-tiles. So ako, unang-una hindi naman ako karpintero. So, bale, first time ko lang siyang ginawa. So medyo mahirap. So kung may pambayad naman kayo, guys, magpagawa na lang kayo. Saka yung tiles na gagamitin nyo, based sa experience ko sa paggagawa, mas maganda kung kung ceramics yung gamitin nyo. Kasi yung porcelain tiles na ginamit namin, masyado siyang matigas. So, mahirap magbutas.
Tapos 60 by 60 siya, so medyo mabigat siya. Pero yun nga lang, kagandahan, mas matibay siya kaysa ceramics. So yun lang guys, thank you for watching.